just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Hallelujah. Manaming Diyos, maraming pong salamat sa inyo. We praise you, we glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, sa napakasaganang biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa inyong talagang dakilang katapatan sa amin. Kayo lamang po ang dahilan kaya kami nakapagpatuloy. Ang biyaya niyo ang nagtatawid sa amin sa bawat araw, O Diyos. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga po. Kaya niyo nga po na ang inyong mga sala ay magliwanag sa amin. Ito ang maging panuntunan ng aming pamumuhay sa araw-araw. Papasalamat po kami sa Banal na Espiritu, sa kanyang gabay at pangunawa sa amin. Lord, nilig ko sa oras na ito, lahat ng kasama sa devotion na ito, kalakasang espiritual ay dumating sa bawat isa. Kalakasan sa damdamin, kalakasan sa pangangatawan, ang taglayin ng mga sa araw na ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Nandito na po kami sa Chung Lee Church. Dumating po kami rito ng mga alas 4 na umaga. Kaya nakatulog pa naman kami ng isang oras. Yung mga kasamahan ko at yung driver namin nakapatiran ay hindi ko naginising dahil alam ko na talagang hirap na hirap sa biyahe at sa puyat. Ganun pa man, tayo, tuloy ang gawain ng Panginoon, tuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa isang kapatid natin yung may birthday kahapon. At gamit ko yung cellphone niya ngayon, kaya loobin ng Panginoon ay tuloy-tuloy ang signal. Okay, dito na po tayo sa last chapter 6 verse 1. Babasahin ko pong muli mula verse 1 hanggang 5. Galatia chapter 6 verse 1 hanggang 5. Sabi po rito, Galatia chapter 6 verse 1 hanggang 5. Pakisulat po ninyo, mga kapatid, yan. Sabi po rito, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Banal na Espiritu ang dapat tumulong sa kanya pagbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung mayroon sa inyo ang nagkakasala, nag-aakala na nakakahigit sa iba, gayon din naman nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya at kung mabuti ang ginagawa niya,
magaling siya, pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Naumpisahan na po nating talakayin ito kahapon at sinasabi ko nga sa inyo, yung mga pinapatnubayan ng banal na espiritu. Pagka meron po tayong nakikitang nagkakasala sa church, hindi natin i-dinadown ito. Hindi ito dapat pinag-uusapan, pinag-chichismisan, kundi tinutulungan natin sila. Ang sabi rito, yung mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya at balik sa Panginoon. At nagbigay ako ng paunang mga salita tungkol sa mga churches, lalo na doon sa mga churches na mahilig mag-DA. O, konting mali ng isang kaliran, minsan meron akong nalalaman, kahit yung bang na-late o kaya ay hindi naka-attend sa isang gawain, bawal ka sa ganito, bawal ka sa ganyan. Nais kong idiin sa inyo, pagka ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, sabi nga ni Pastor Cesar, 1% ang batas sa iyo, 99% pag-ibig at pag-unawa. Pagka ang Espiritu ay nasa sa inyo, ang gagawin mo yung kagaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. Ano yon? Yung inunawa niya tayo. At sinabi ko sa inyo, paano ba ang Panginoon, paano niya trinato yung mga alagad na nagkasala sa kanya? Diba si Pedro, pinagkaila niya, nakakilala niya ang Panginoon. Yung mga alagad ay pinag-iiwanan nila ang Panginoon. Pero ano ang nangyari? Nung mabuhay ang Panginoon sa mga patay, nagpakita siya ng personal kay Pedro. Tignan natin sa Luke chapter 24. Lucas chapter 24. At nung nagpakita ang Panginoon, wala siyang dalang panunumbat. Di ba, sinabi ko na sa iyo, pagkakaroon mo ako, tigas kasi ng ulo. Yan na nga ba, sinasabi ko, hindi kayo maasahan. May mga pastor, alam niyo po, yung pagsisermon, ginagamit yan para ipahayagan sila ng Diyos, hindi para ipamukha sa mga kapatiran ano yung naging mali nila. Luke chapter 24 verse 34. Pinag-uusapan nilang muling ang nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Pedro. Bago pa nagpakita ang Panginoon dun sa mga alagad na sama-sama, nagpakita muna siya kay Pedro. Special appearance. Bakit? Eh kasi si Pedro, isa siya sa mga talagang pwedeng mahiya na magpakita sa Panginoon dahil doon sa kanyang ginawa. Pagkanulo ni Pedro ang Panginoon ng tatlong ulit, talagang sama ng loob sa sarili niya, alit sa sarili niya, nagdadalamhati siya, bakit niya nagawa sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ang nag-extra effort. Mga leaders, mga pastor, mga manggagawa, tandaan po natin, pagka merong nagkakamali sa church, tayo ang unang umabot, tayo ang mag-effort para sila ay maabot at mapalakas. No? Hindi yung bang merong kasing mga manggagawa at mga pastor. Sige, tignan ko kung makalapit muna sa akin yan. Saka kakausapin. Siya nagkasala, siya ang lumapit. Hindi po ganun ang nais ng Panginoon. Pagka sinabing mahalin mo, no? Pagka sinabing ikaw na ang ano sabi rito, dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. You don't wait for them to come to you, you come to them. Tingnan niyo sa John chapter 20, nung nakipag-usap na siya sa mga alagad. John chapter 20 verse 19.
Sabi po rito, John chapter 20 verse 19 hanggang sa mga sumusunod. Nang takip silim na ang araw, ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Kinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sumainyo ang kapayapaan. Una sabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon, "Teka, eto na ako. Bago ako magsalita pa ng iba, o diba? Diba? Tinanggihan niyo ako? Iniwanan ninyo akong lahat?" Hindi. Sumainyo ang kapayapaan. Ang gusto ng Panginoon, maging payapa yung mga alagad niya na nagkamali sa Kanya. Yung mga alagad niya na nanghina sa pananampalataya, na tumalikot at iwan siya. Malibang kay Juan. Gusto ng Panginoon, makaramdam muna sila ng kapayapaan. Isang magandang example yan para sa atin mga kapatid. Tayong mga nasa leadership, pagka may isang kapatira na nagkamali o nanghina, bumagsak, ang unang-unang responsibility natin ay ipanalangin sa Panginoon at maka-feel sila na pagka lumapit sila sa atin ay tatanggapin sila at sila ay i-build up sa Panginoon. Hindi yung gigilitan sila. May mga manggagawa kaya lumapit sa mga pinuno kasi alam nila pag nagkamali sila, naku, yari ako dito sa pastor. Yari ako kay sa cell group leader namin. Dahil sa ginawa ko ito, sigurado, pagkakalitan ako tututodong ito kaya nagkakaroon na agad ng pag-iwas. Eh, natatandaan ba ninyo ang Panginoon kung papaano siya sa atin? Pagka nagkakali tayo, hindi tayo hinagpin ng Panginoon. Alam natin na maaasahan natin ang Panginoon na magpatawad sa atin. Alam natin na ang Panginoon, maaasahan natin siya na unawain tayo. Kaya, yung kagandahang loob ng Panginoon ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Sa aklat ng Roma. Verse 3-4. Roma chapter 2, verse 3-4. Roma kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Sabi po rito, "Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Nakala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo." No, sa iba, sa matandang salin, malalim na salin, ang kagandahang loob ng Diyos ang umaakay sa atin sa pagsisisi. So, sinasabi ko sa inyo, tayo mga alam na tayo nakabayan ng Panginoon. Ang unang responsibility natin ay ipinalangin yung mga nagkasala at create an atmosphere para alam nila na pwede silang makalapit sa atin para ma-build up uli sila. Hindi yung takot agad ang nasa sa kanila na po baka masakit niyan. Ang nangyayari nga sa ibang church ay ganun nga. Biglang inapahiya, biglang ikinakalat yung mga pagkakamali ng mga tao. Imbis na build up mo tuloy, lalo mong naibagsak. Tingnan ninyo sa aklat ng Roma chapter 15. Roma chapter 15. Basahin natin sa verse 1 hanggang 4. Roma chapter 15 verse 1 hanggang 4. Huwag tayong maging mabilis sa pag-DDA, mga katid. Pairali natin yung bunga ng Espiritu, yung pag-ibig, pang-unawa, mga kapatid. Roma chapter 15 verse 1 to 4. Sabi rito, "Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat
nating isipin. Hindi ang kapatid ng iba para palakas ang kanilang pananampalataya. No? Hindi natin sasabihin, hindi na pananampalataya niyan, eh, ganyan niya, kaya yan, hindi mag-improve. Naku, bayaan mo siya. No? Sabi, hindi. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Our goal, kung ikaw ang nakakaangat sa pananampalataya, kung ikaw ang mas nakakaunawa, ang goal mo ay para abutin yung mga kapatid na mahihina sa pananampalataya. Yung mga medyo paganyang-ganyan, hindi para pulaan o ano paman, kundi para ibangon sila sa Panginoon. Verse 3. Maging si Kristo ay hindi ang sariling panan. Nasaan din ako sa mga isutong ginawa sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo, at sa pamamagitan ng kasulatan tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Yung mga nakikita natin sa Biblia, sample yan sa atin, halimbawa yan sa atin. At ang Panginoong Jesus, yung ginawa niya sa atin ay halimbawa na dapat nating tularan. Oh, wag niyo namang masamain. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo kahapon, no, sa devotion natin. Na minsan may mga pastor, may mga manggagawa. Mga churches, mas strict sa Panginoon. Mas magpipa sa ng Espiritu. Ang Panginoon, mas ready'ng umunawa yung pastor naman. Napakatindi naman ng ano. Kaya yung mga member, hindi na build up in faith. Kundi ang nangyayari sa kanila, takot baka magkamali. Takot baka sumablay. Dahil pagsablay, yari sila, mapapahiya sila. Oh, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Balik po tayo sa Galatia chapter 6. Sa verse 4 po tayo. Galatia chapter 6, verse 4. Oras na ba? Mahaba pa oras. Sabi po rito, Galatia chapter 6, verse 4. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya, at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Dahil pinagawa bawat isa ng ginawa. Hindi ito pagalingan. Hindi ito. Oh, siguro, pinakamaganda. Puntahan natin yung, ano, yung dalawang nanalangin sa templo. Aklat ng Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Nakita mo yung iba at nakita mo na yung ginagawa nila ay hindi maganda at ikaw ay maganda yung ginagawa mo. Tama yung kilos mo. Magpasalamat ka sa Panginoon, pero huwag mong sabihin, huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Tingnan ninyo ha. Lucas chapter 18. Umpisa sa verse 9 hanggang 14. Lucas chapter 18 mula verse 9 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba, kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Tandaan nyo, no? Mag-ingat po tayo kasi galit ang Panginoon doon sa mga tao na ang tingin sa sarili ay matuwid sila tapos sinahamak yung iba. Nako, yung mga yan, ang tigas ng ulo, ayaw man lang tumino. Hindi man lang marunong na. Tignan ninyo, ha? Ulit ko yung verse 9. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang malangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil na buwis na iyon. Yung rin niya, kumpara yung palangin eh.
Ako'y, Lord, nagpapasalamat ako, hindi ako magnanakaw, mandaraya, hindi ako kagaya nung tao na yon na nando doon. Talagang inano pa, no? Pinokus pa. Ano, bakit ba raw siya hindi ka pareho nung tao na yon? Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Talagang, ba, mabait ito. At dalawang beses, ano, sa isang linggo nag-aayuno, nagbibigay ng ikapo. Verse 13, ang kanilang hindi lang makyala sa langit, dinadagu ka niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang pariseo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Tama naman yung ginagawa ng nung pariseo. Nag-aayon. Tama rin yung kanyang ginagawa. Pero bakit inisikal ng Panginoon? Itinaas niya yung sarili at ginamit niya yung kanyang ginagawang tama para ibagsak naman yung gumagawa ng mali. Tandaan nyo, napakaliwanag nung sinabi sa Galatia chapter 6 verse 4. Galatia 6 verse 4, yung binasa na ganyan. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Mabuti yung gumawa ng tama. Ang problema, pag ginagamit mo yung ginagawa ng tama para i-down naman yung iba, ikumpara yung sarili mo sa iba. No, kaya nga ako, talagang masikap ako sa mga, ewan ko dyan sa mga yan. Bahala sila. Ah, basta ako, consistent na ako nananalangin ngayon. Hindi kagaya ng iba dyan. Hindi man lang umayos sa prayer life nila. Doon galit ang Panginoon. Amen. Tandaan po natin yan. Ano, magpasalamat ka na lang na sa biyaya ng Diyos nakakagawa ka ng mabuti. Panalangin mo na lang yung iba. At pag may nakita ka na kamali, maging daang ka para siya ay makapanumbalik sa Panginoon. Ma-strengthen mo siya sa Panginoon. Hindi yung lalo natin tinatapakan yung mga nagkakamali, yung mga struggling, yung mga mahihina. Amen po ba? No? Napakahalaga po niyan. Pumunta po tayo sa aklat ng Judas. Verse 21 to 23. Yung aklat ng Judas, hindi Iskariote po yan. Yung aklat bago magpahayag. Aklat ng Judas. Verse 21 to 23. Isang kapitulo lang po yan. So, basahin po natin. Verse 21 to 23. Jude, verse 21 to 23. Sabi po rito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa awa niya sa atin. No? Bibigyan yung kaligtasan ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan ay ibinigay sa atin ng Panginoon dahil sa awa niya sa atin, hindi dahil sa bait natin, dahil sa awa ng Diyos. Now, verse 22, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Yung mga nag-aalinlangan, huwag mong kainsan, huwag kang makulitan. Maawa ka sa kanila na may pag-aalinlangan sila. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagdilis kayo ng isang bagay na masusunog na. No, tandaan natin, pag ang isang tao ay nag-aalinlangan o ang isang tao ay ayaw kumilala sa Panginoon, nasa panganib ang kanyang buhay, nasa panganib ang kanyang nabukasan dahil naka-amba siya na mapahamak ang kanyang kaluluwa. Kaya pagka merong hindi naniniwala sa Panginoon, nag-aalinlangan, pagka may taong ayaw tanggapin yung salita ng Diyos, pagka inusig ka, pinagtatawanan ka, maawa ka sa kanila. At ipanalangin natin na sila ay no magkaroon no na datnan ng kaunawaan. At hilingin natin sa Panginoon na
tulong tayo, maabot sila. Mailapit sila sa Panginoon dahil nakakaawa sila, hindi tayo ang nakakaawa. Sunod. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman niyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Kasuklaman mo yung kasalanan. Kasuklaman mo yung ano yung pagtalikod sa Diyos, kasuklaman mo yung ginagawang hindi tama. Pero mahabag ka dun sa tao na nakagawa noon. Ang idalangin mo sa Panginoon, Lord, makabalik sa inyo, makaunawa sa inyo. Pero yung ginagawa nila, mag-ingat ka, lumayo ka sa nilang ginagawa. Don't follow their example. Mamuhi ka kahit doon sa kanilang ano raw, kahit doon sa kanilang damit, kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasalanan nila. In other words, hindi naman yung pag nakita mo yung damit nila, ay, ayoko dyan. No, hindi ganun yun. In other words, ipinapakita sa atin na love the sinner. Sandali lang po, meron yan. In other words, you love the sinner, pero kinamumuhian mo yung kasalanan, pero minamahal mo yung tao at idinudulog mo sila sa Panginoon. Ang masakit nito, mga kapatid, yung mga taong nagkakasala, yung mga taong hindi umuunawa sa iyo, feeling nila siya tama. Feeling nila, ikaw ang na iikutan sa ulo dahil sa ginagawa mo para sa Panginoon, dahil sa paglilingkod mo, dahil sa pananampalataya mo. Ang pila, sila ang nasa maayos. Kaya niisip lang, ikaw, yan, nasisiraan ka na kasi. Ano dapat mong gawin sa kanila? Pagalitan ba? Ipanalangin na parusahan sila ng Panginoon? Hindi. Panalangin mo na maliwanagan sila dahil nakakaawa sila. Lalo na, mga kapatid, yung kapatid na nagkasala, na nasa church na, no? Nananampalataya sa Panginoon, pero bumagsak sa kasalanan, lalo ang dapat na magmahal sa magalita. At sikapin sila ay maibalik sa Panginoon. Amen po ba? Isang patalastas rito. Salamat sa marami na nalangin. Matagumpay ang misyon ng mga kababaihan ng DFC Centro. Doon sa Cagayan, puri ng Panginoon. So, balik tayo sa Galatia chapter 6. So, naintindihan natin yan, mga kapatid, ano po? Na pagka may nagkasala sa church, huwag pagsisan. Huwag pagbulong-bulungan. Huwag i-down. Huwag i-DA. Agad na bigla na parang, ano, mga kapatid, agad tayo ng Panginoon. Gawin natin pagka may kasala, may suway sa Panginoon. Ano? Tayong ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ito ng buong hinahon. Hindi yung pinagtataasan mo ng boses, yung mga nagkamali, yung mga nagkasala. O, hindi yung pinandidilata ng mata. Alam mo ba, mali ang ginawa mo. Kaya inuunawa na lang kita, pasalamat ka, ako'y matuwid. Pasalamat ka, ako'y maunawain. Maunawain ka nga, talas naman. Naman mo. May sabi na ba sa gospel? Yes, tama ka nga, may tama ka man. Oh, huwag nawa kayong masaktan, pero ganyan ang labas niyan. Kasi ang Diyos, galit siya sa mga tao na tama nga yung ginagawa, pero ginagamit yung tama nilang ginagawa para maibagsak yung iba. Amen. So, mag-move on na tayo. Amen. Naintindihan nyo na po ba yan? Move on na. Dito naman tayo sa verse 6, Galatia chapter 6, verse 6 naman po tayo. Ang mga tinuruan sa tanan ng Diyos ay dapat tumulong at sa mga naturo sa lahat. Napakahala rito, mga kapatid. Bago natin ituloy dyan, bahagi ng ating kaligtasan, bahagi ng biyaya ng Diyos sa atin ang umalay sa nanghihina at nagkakasala. Bahagi yan. It's part of our salvation. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kagaya ka ng Diyos, ano yon? Nililift up mo yung mananghihina. It's part of God's fruit in us. Amen po ba? No?
Now, verse 6 naman tayo. Ang mga tinuturo ng salita ng Diyos ay dapat mong kagayos mga tutusan. Sa bagay ito ng ating pagkaligtas ng pagiging anak ng Diyos. Pero alasahis na po, ituloy na natin. Putol muna natin dito, ituloy natin sa Monday ang pag-aaral po rito. Ano po? Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, isama nyo nga po sa panalangin ngayon ang dedication service ng bagong church po natin dito sa Taiwan, sa Hsinchu. Bukas po ay ang pagbubukas ng gawain. Sabi po, makapos na picture ng dedication service na gawin bukas. Pero panalangin nyo po kami, panalangin nyo po yung mga kapatiran dito na magpatuloy na kilusin ng Panginoon at pasiglahin ng Panginoon sa kanilang pananampalataya. Inihiling ko rin po ang pananalangin para sa akin sa lahat ng mga ipinagagawa ng Panginoon. Nais ko magpasalamat sa kapatid na nag-message na nais tumulong sa aking mga pagmimisyon at sa mga gawain ng Panginoon. God bless po sa inyo. Kapartner ko po kayo sa ipinagagawa ng Panginoon sa akin. Tayo ay langit. Maraming salamat sa marito. Salamat sa inyong gabay at biyaya sa amin, sa inyo po, ang lahat ng papuri at pagdakila. Tulungan niyo po kami na habang kami ay natututo, habang kami ay nakakakilala ng lubos sa inyo, habang kami ay lumalago sa pananampalataya, huwag kaming makalimot sa mga taunan o sa mga kapatiran na mahihina o sa mga kapatiran na nagkakasala. Tulungan niyo po kami. Hindi para sila ay i-down namin, kundi para sila ay tulungan namin makabangon. Sa pamamagitan ng inyong biyaya, walang maiwan sa loob ng church, kundi lahat kami ay lumubo sa pagkakilala at sa katangiang nanggagaling sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you Monday. Magkita-kita po tayo sa Monday. To God be the glory.